Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon pag-usapan natin ang paggamit ng OBS sa screen recording. Let's go! And all I feel is blue. Now, naging topic ko po ito kasi kaming mga online teacher, namoblema kami kasi wala na yung recording meeting na button sa GMeet. Napakahalaga sa amin yung mga online teacher, yung button na yan kasi nakakapag-save kami ng video na pwede naming ilagay sa Google Classroom. May mga bata kasi kami na data lang yung ginagamit, o kaya kung may internet man, unstable yung kanilang internet kasi nag-work from home din yung parents nila, or hindi maganda talaga yung internet connection. May mga estudyante kami na nagkakasakit, so hindi nakaka-attend ng online class namin. May mga estudyante kami na tanong ng tanong about sa instruction. So instead na paulit-ulit yung sagot, pwede namin i-refer sila dun sa video recorded na naka-upload dun sa G-Classroom. May mga estudyante rin kami na nagtatrabaho, tapos sa gabi sila nag-aaral. Ano? At yun yung pagkakataon nila, mapanood yung recorded video. At syempre, may mga bata na busy sobra sa paglalaro ng online games. Kaya yun na lang yung pinapanood nila, yung recorded video ng aming lesson. All in all, mahalaga sa aming online teacher yung recorded meeting. Ngayon, pag-aralan natin kung paano natin gagamitin ng OBS Studio sa screen recording. Kasi tulad ng marami nakakalam, ang OBS po ay ginagamit for streaming. Ngayon, pwede pala siyang gamitin sa screen recording. Okay, so pakita ko po muna actual na online class ko po na gumamit ako ng OBS. Dito sa video na to, nakikita nyo po na nakatakip yung mga mukha nila tsaka pangalan kasi bawal pong ipakita po yun. Ano. Tsaka nakapass forward na po siya ano, kasi isang oras may git po yun. Ano. Okay, so panoorin muna natin yung video na ito. Okay, so nakaset na po ang ating OBS. Disubukan ko po ito sa aking klase sa Wisdom B. A few inches later. Sa GMeet. So gagamit na lang po ako ng OBS. Problema sa OBS. Maganda ang OBS. Ang isa lang sa concern ko sa OBS, syempre, yung data na marerecord niya, mapupunta sa hard disk drive mo. Madaling maubos o mapuno yung hard disk drive ko po. Ano? Pero, I think yun lang yung disadvantage ng OBS. Pwede tayo mag-leave. Salamat po sa pag-attend sa ating Jimmy. Goodbye, sir. Thank you po. Thank you rin. Bye po. Goodbye. Stop ko ng recording. So yun, nakita natin na posible gamitin ng OBS sa screen recording. Naka-open po, bukod sa OBS ay GMeet. Naka-open din po yung Google Drive ko, tsaka yung aking PowerPoint presentation. Kaya po naka-open yung Google Drive kasi nandun nakasave yung mga video or recorded video ng mga estudyante ko while they are reporting dun sa kanilang task sa computer. Sagutin natin ang mga sumusunod. Anong specification ng PC or laptop ang pwede at hindi pwede sa OBS? Kalawa, paano natin aayusin yung setting ng OBS para sa screen recording? Ikatlo, paano natin naayusin ang display capture na black screen? Ikaapat, ano ang pwedeng gawin para di mapuno ang storage device ng PC natin? At ikalima, dapat at di dapat gawin habang nagre-record sa OBS. So yan yung objective natin ngayon, masagot po yung lahat ng yan. Unahin natin yung ano yung specification ng PC or laptop ang pwede at hindi pwede sa OBS. Para masagot ko po ito, kinailangan ko pong gumamit pa ng dalawa pang laptop bukod po sa computer na gamit ko, specification ng laptop. Ang ginagamit ko po
na computer ay ito, i7, 8GB, although kahit sabihin natin i7 siya, fourth generation po siya, so medyo luma na rin po. Nung ako po ay nagkaklase na, ano, naka-open po yung Gmeet, tapos yung video recorded ng aking estudyante na nag-present, papansin niyo po dito, yung CPU working load po niya, ay ito lang. It's about 5% to 15% lang po ng working load ng CPU. Ibig sabihin, hindi po siya ganong loaded pagdating sa pag-process ng recording gamit ang OBS. Kaya, okay na okay po yung ating OBS dun sa iCore 7 na fourth generation. Now, nanghiram ako ng isang laptop. Ang system niya ay i5-3337U. Meron siyang 1.8 GHz na speed at 4 GB na RAM. Surprisingly, nakita ko po dito sa Intel na yung i5-3337U ay 2-core lang. So, dual-core lang siya, pero meron siyang 4 threads. Medyo malalim-lalim na explanation po yung threads eh. So, nung ginagamit ko na po ito, in-install ko po yung OBS. Tapos, yan, binuksan ko yung Google Drive, Google Meet, tsaka PowerPoint, katulad ng ginawa ko sa nauna. Nakita ko po na it's around 18% to, let's say, 25% lang yung working load ng CPU. So, hindi pa siya masyadong hirap pag sabay-sabay po yung application na yun, gamit po yung laptop na ito. Kaya masasabi ko po, pwedeng magamit po ang OBS sa ganitong system. Siguro, kasama na rin dito yung Ryzen 3 o Ryzen 5. Lalo na kung ang inyong storage device ay SSD. O makakatulong po yun para lalo mas mapabilis yung function ng inyong computer. Okay, so pwede po gamitin ang OBS sa ganitong specification. Pagdating po dito, Intel Celeron CPU 4205U, 1.8 GHz lang yung speed niya at meron siyang 4 GB na RAM. Kung titingnan po natin dito, meron siyang dalawang core, it is a dual core, pero dalawang threads lang po yung CPU niya. Nung ginamit ko po siya, OBS, Google Drive, Google Meet o Gmeet, hindi ko pa na-open yung ano, yung PowerPoint, doon na nagsimulang mag-freeze yung aking laptop. No, hindi ko to may sara, kaya hindi ko makita yung load ng CPU sa OBS. Kaya gumamit ako ng task manager, nakita ko po dito almost 99% o nag-100%. Ibig sabihin, sumasagad na yung working load ng CPU gamit yung OBS, gamit yung Google Drive, pagsabay-sabay sila. So, ibig sabihin, yung ganitong system na dual core, 4 GB na RAM, tapos sa 2 threads, ay hindi pwede sa OBS. Kahit gawin natin 8 GB po yung RAM natin, I don't think na bibilis din po yung pagpaprocess ng CPU natin sa OBS. Kahit sabihin natin gumamit tayo ng solid state drive, kasi yung laptop na ginamit ko ay solid state drive din, ay hindi rin nakatulong para magamit yung OBS. Kaya para sa akin, any dual core na computer ay mahihirapan sa OBS. Para sigurado, sa OBS specification, i-download natin yung OBS, i-set natin yung OBS natin. Then, kapag nag-freeze na yung PC natin, isang palatandaan po yan na hindi magandang gumamit ng OBS sa computer natin. Okay? Second, kapag napansin nyo po yung recorded video o yung output video ay putol-putol o hindi maganda yung quality ng video, then yun yung senyales na hindi kaya ng system natin si OBS. Now, let's say na, sir, pasok yung aking specification sa computer. Tuloy na natin yung ating lesson. Doon na tayo sa download, pag-install, at pag-setup ng ating OBS para sa screen recording.
once na na-install nyo na yung OBS, ang default po niya, meron na pong mic or aux, auxiliary, tapos desktop audio. So wala na po tayong gagalawin po dito. Click po natin itong plus sign dito sa source. Then click po natin yung display capture. Ayan. So dapat ganito po yung makikita natin na itsura ng display capture. Then, tingnan pa natin yung settings sa sounds tsaka sa mic. Yun po yung simpleng paraan ng pag-setup ng ating OBS. Sunod na tanong na sagutin natin, paano natin ayusin ang display capture na black screen? Usually, ganito ang itsura ng mga black screen na display capture. Pag ganyan po ang nakita ninyo, may problema po sa setting ng display po ninyo. Dapat po ganito yung makikita ninyo. So, pag pinili natin yung display capture dito sa sources, dapat ganitong itsura na makikita natin. Since ganito yung nakita ninyo, nung nag-install kayo ng OBS, hindi may problema nga. Ano? So, isolve natin yung problema na yan. Okay, next question na sasagutin natin, ano yung pwede natin gawin para hindi mapuno agad ang storage device natin? Yung mga online class natin na umaabot ng 1 hour consume 1.2 GB sa aking hard disk drive. So malaki-laki rin po yan. No? So ito yung pwede natin gawin para masolusyon na natin yung problema na ito. Okay, so yung recorded video po ng OBS,
kapag kinlik nyo po yung stop recording at kinlik nyo po yung file, tapos kinlik nyo yung show recording, lalabas po yung folder na ito. Usually, nasa-save po yung mga video natin dito sa video part ng this PC. And on, papasin nyo, nandito yung mga OBS na recording ko po. Ito na yung pwede nating i-upload dun sa ating Google Classroom. And last, ano yung mga dapat at di dapat gawin kapag nag-record tayo using OBS? Sa part po na ito, lahat po ng nasa screen natin, mare-record po yan. Kaya kung malikot po tayo, halimbawa palipat-lipat tayo, although hindi nakikita ng bata yung ginagawa natin kasi nakashare tayo sa Gmeet eh. Kapag tayo palipat-lipat, halimbawa binuksan natin tong group 4, tapos nagbukas pa tayo ng isa pang Google Chrome, tumingin tayo sa Facebook, lahat yun mare-record ng OBS. Kapag tayo nag-online class, dapat naka-fix lang tayo kung ano lang yung tinuturo natin. Okay? At sunod, na dapat nating tandaan, kahit naka-meet yung Gmeet natin, yan dito, Gmeet, naka-open pa rin yung mic sa OBS natin. Kaya, huwag tayo magsasalita sa ating mic na iniisip na hindi ito maririnig ng bata sa recording. Maririnig po yun. Kung gusto nyo, i-close nyo muna yung microphone ninyo dun sa kung meron kayong maliit amplifier sa na ginagamit tulad ko, pwede nyo pong i-off yun para makapagsalita kayo, no? So, bawal umutot habang nag-record kayo ng OBS, maririnig yun, no? Yung mga sigawan sa paligid o yung ingay sa paligid, mare-record din yun sa OBS. Okay? So, yun lang yung mga dapat tandaan sa paggamit ng OBS. Para sa akin, masabi ko po na the best ang OBS Studio pagdating sa pag-re-record ng online class natin. Lahat ng nasa screen natin, pati yung audio niya, ay makukuha. Pwede tayong gumamit ng AMD Ryzen 3 pataas or Intel i3 pataas. Yung setting ng OBS in-screen recording, once na na-setup nyo na siya, kinabukasan, mag-online class kayo at gagamitin nyo pa rin ng OBS, hindi nyo na kailangan i-setup uli ang OBS. No, nakasave na yon yung setting na yon. Okay, at ang sapa sa maganda sa OBS, automatic na naka-MP4 na po siya at madali lang po yung pag-record ng video. So I hope naintindihan po natin yung paggamit ng OBS Studio sa ating online class. Marami pong salamat at ingat po tayong lahat.